Nakomatose ang isang ice draft vendor matapos ma-hit and run sa San Rafael, Bulacan. Pero kahit nakita na ang plate number ng nakabanggang sasakyan, bakit usad pagong pa rin ang investigasyon? Yan ang reklamo ng ating inaksyonan. Sa pool, nasa pool sa CCTV, ang pagbangga ng isang puting van sa isang nakabisikleta sa barangay Pantubig, San Rafael, Bulacan. Pero, imbis na huminto at tulungan ang biktima, aba, dead man driver dumiretso lang. Ang biktima ng hit and run, humandusay sa daan. At sa lakas ng pagkakabangga, nahati sa dalawang bisikleta. Awa naman si Kuya. Walang hiya naman, hindi mo lang naawa yung hayop na yon. Isang ice drop vendor ang biktima na kinilalang si Romano Ramos. Biyudo na siya at mag-isa niyang tinataguyod ang kanyang tatlong anak. Ang isa sa kanila, PWD pa. Kwento ng kanyang pamangkin, comatose daw nun si Tatay Romano nang isugod sa ospital. Nagkamali na raw siya ngayon, pero nananatiling critical pa rin ang lagay. Na-operahan na po yung tiyan niya, pero yung ulo po dinadaan, hindi po na-opera kasi wala daw pong neurologist mo doon, yung gamot po sa, yung doktor po sa ulo, sir. Inibisiga na ng San Rafael PNP ang hit and run, pero bakit ang baga ng usad ng kaso? Depensa ng sarhento. Sarado raw kasi ang mga opisinang kailangan nila. Galing po ako kapon sa LTO, sarado po sila. Aha. Then, tinanong ko rin po yung kung ano yung bukas nila LTO. Accordingly po sa security guard, maghihintay po sila ng instruction ng IATF kung kailan po sila mag-open. So kung next month po mag-open ang LTO o next year, so next year pa natin mabibigyan solusyon ng problema? Nagtanong-tanong na rin po kami, sir, kung ano yung possible na pwedeng gawin para ma-identify ito. According lang po, maghihintay lang po talaga sila ng detalye. Pero nang magsagawa ng sariling pagsasaliksik, ang team ng Idol in Action, bukas naman palang LTO. At agad-agad naming nakuha ang pangalan kung kanino nakarehisto ang nakabanggang van. Kami po'y nag-verify po kanina lang. Apo, apo. At alam na po namin yung pangalan ng registered owner. Ay, sige po, maganda po yan, sir. Eto na po, sir. Pakisulat. May ballpen ka, sir. May papel pa. Ay, po, meron po. Sige. Ang plate number ng puting van, base sa CCTV na nakuha ng isang testigo ay NCX3854. At ang mayari raw nito, Arnaldo Peña. So sir, nabigyan kita ng information. Apa. Wala man lang thank you dyan? Ay, thank you po. Hindi niyo po ginagawa ng tama ang inyong trabaho. Ito ang dahilan kung bakit nababash palagi ang PNP sapagkat meron po mga tao tulad po ninyo na who doesn't know how to do their job properly. Ngayong araw, inaasahang pupuntahan ng PNP ang may-ari ng nakabanggang van at tututukan po natin kung ano ang magiging development ng kaso para agad mahuli ang salarin. Nagpadala na rin tayo ng ayuda para kay Tatay Romano at sa kanyang mga anak para masiguro na maging maayos ang kanilang kalagayan.